So ayan, welcome back sa channel Positive Vibes PH, mga kaibigan at mga ka-vibes. So for today's tutorial, ayan, so nababla ko na naman yung isip ko. Ngayon lang ulit ako bumalik para mag-tutorial. So yung tuturo ko ngayon is about dun sa kung ano yung gagawin pagka meron kayong mga kasama sa bahay, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay na hinimatay. O sige, so mag-brainstorming muna tayo. So kung sakaling mayroong hinimatay na mga kapitbahay o kamag-anak mo o malapit sa buhay, may hinimatay sa harapan mo mismo, ano yung una mong gagawin? Okay, so siguro ang una mong gagawin is dalhin kaagad siya sa ospital. So pero ako, sa experience ko rin sa trabaho ko, parang kahit pa sabihin may pera na yung hinimatay, tapos dadalhin ng ospital, parang nangihinayang pa rin ako. So may mga experience ako na ginawa ko talaga na gawin yung alam ko para di makatulong sa iba. So kanina, galing ako sa client ko rin na stroke patient ko. Tinanong ko siya, sabi ko, gusto kong itanong din sa kanya kung ano yung unang gagawin niya pagka mayroon siyang kakilala o kamag-anak na hinimatay. So sabi niya, ang nakikita ko kasi yung kinakagat yung paa. So yan, yung kinakagat yung paa. So sabi ko, nakikita ko rin yun na kinakagat nila yung paa o di kaya sa kamay. So naging pala isipan din sa akin, kasi may alam din naman ako na may nagturo sa akin nung panahon na nagtatrabaho ako. May nagturo sa akin na ito yung points na ito, yung pipindutin mo o hahawakan mo pagka may hinimatay. So ano ba yon? So unang-una muna, wait lang. So ayan, nag-pause muna tayo. So unang-unang gagawin mo pagka may hinimatay. So yung unang ituturo ko muna ay yung kinakagat yung paa. Saan ba yung banda sa paa? So nasa mga daliri siya. Daliri ng paa na hinlalaki, yung pinaka hinlalaki ng paa ng tao sa part ng right side. So nasa tabi yung ano ko, yung kinuha ko kanina na pang pindot ko. Ala, nawala yung kinuha ko, wait lang. So ito na yon, ito. So dun sa paa, kasi yung nakikita ko sa iba, kaya hindi bumabalik yung ulirat ng hinimatay, kasi kagat lang sila ng kagat lang kahit saan. So hindi pwedeng kagat ka lang ng kagat sa paa. So dapat alam mo kung ano yung kakagatin mo, saan yung points, kasi may mga reflex points yung katawan ng tao, may mga ugat yan na part na pag kinagat mo talaga mararamdaman nung hinimatay yung sakit ba, para bumalik yung ulirat. So doon sa hinlalaki, kailan ko ba itaas yung paa ko? Kaya ko taas. Ipapakita ko sa inyo. Wag na. So sa hinlalaki natin, kunyari ito yung hinlalaki ng paa. Ayan. Kunyari ito yung hinlalaki ng paa natin. Ang points nun dito sa gilid. Ayan, nakikita ba? So dito yung points nun. Nakikita ba? Ayan. Lapitan ko pa ha. So yung hinlalaki na, kunyari ito yung paa mo. Right ba? O kahit left side o right side, same din. Pero usually sa left yung pinaka-sensitive na part. Kunyari ito yung paa mo, left side. Nandito yung points. Dito sa gilid. Ito, hinlalaki mo, dito rin. So, kung kakagatin mo, wag dito banda. Dito sa points na to. Ayan, dyan. Yan. Dito sa points. Katulad din kung kakagatin mo, okay, pangalawang step o sa pangalawang part na kakagatin mo, dito, yung hinlalaki sa kamay. Okay, dalawang hinlalaki, isang hinlalaki sa paa at hinlalaki sa kamay. So yan yung madalas, pero di ko yan ginawa. Wait lang. So yan, maingay mga bata. So ayan, una, yung reflex points ng hinlalaki sa paa. Okay, hinlalaki na ng paa. Pangalawa ay yung points or reflex points ng hinlalaki sa kamay. Okay? At ang points nila ay dito sa part na to. Yan dyan.
So kung meron kayong panong katulad nito, yung medyo bilog yung dulo, samba ang camera ito. Kasi dito. So ayan, so kung meron kayong lapis or ballpen na yung dulo parang pabilog, iyan ang maganda. So pagka hinimatay sila, ididiin niyo lang na itong part na to. Basta itong part na to dito sa itong part na to. Ikutin niyo lang yan diyan tapos diinan niyo para bumalik yung kanyang ulirat. Ganun din yung sa tarampakan. Pero, hindi ko ginawa yan. Okay, yung dalawang points na yan, hindi ko yan ginawa para may balik yung ulirat ng mga na-encounter ko na hinimatay. Okay, so sekreto ko na hindi ko basta isi-share sa inyo lang. So ngayon, marami ng mga kaalam kasi isi-share ko na sa madlang people at saka sa aking manunood. Okay, lalayo ko muna yung camera para maituro ko kung saan part. Or ibababa ko ng konti. Wait lang. Kasi ang ikatlong points na yun ang ginagamit ko based on my experience. Wait lang. Okay, so yung tatlong yon hindi ko siya ginamit para gawin yung mga na-encounter ko na hinimatay sa harap ko o sa mga nakita ko na hinimatay. Hindi ko sila nagamit kasi iba yung alam ko din. Pero useful din yun kung hindi pa nila expert kung paano hanapin yung mga points. So, itong kamay na to, tingnan nyo lang. Ayan, daliri ko na to. Dalawa. And then, ito yung ginagamit ko. So, itong kamay na to, pag may hinimatay, tingin na sa dibdib. Okay? So, ayan. Hindi nakikita. Wait lang, ano ba yan? Okay. So, dito sa part na to, may buto. May buto dyan. Simula dito hanggang dito sa kailangan ko yata ng upuan. Okay, so dito sa buto na to, mayroon tayong hangganan na buto rito. Dito lang ang tingin ha, tatadaan nyo dito. Hahanapin nyo yung dito sa gitna, hahanapin nyo yung ugat na may basta ito dito, simula dito, may mga ugat yan. Hahanapin nyo dyan sa gitna. Tapos, basta lahat yan gagalawin. Ito, kung ano yung comfortable yung gamitin, kung lahat ng daliri o ito, kasi ako minsan ginaganyan ko siya oh. Ganyan dito sa part na to, hinahawakan ko siya, so may mga sensitive na part dito na painful talaga siya pag hinimatay yung tao at nadaanan, pag nag-react sila tutukan mo doon, kunyari nakalaylay na sila, tapos hinahawakan yung part na to yan, kinakabot, tapos mayroon silang gesture na parang nasaktan, doon tutukan nyo. Yan, paulit-ulitin nyo, tapos hanggang sa mararamdaman niya yung pain dyan, kasi pinakasensitive na part dito, hanggang sa marinig mo na uuhol siya, basta pag may gesture siya na parang gumanon, ibig sabihin, naramdaman niya na yung ugat na ginagalaw mo na masakit. So, ganun siya. So, yan. So, tandaan ha, yung unang points na dapat hawakan pagka hinimatay ay yung hinlalaki sa paa at yung hinlalaki sa kamay, and then yung part ng ugat ng mga dito sa dibdib. Okay, so I hope na ngayong araw ay meron kayong natutunan sa akin, and then sa mga baguhan na nanonood sa akin ngayon, please paki-like po, and then subscribe nyo na din. And then, yung notification bell, paki-hit nyo na rin para sa susunod na i-upload ko. At kung sakaling naiisip nyo na itong tutorial na ito ay useful siya sa ibang tao, sa mga kamag-anak nyo na in case na may hinimatay, magagamit nila, paki-share na lang. And by the way, so dun sa hinimatay, mayroong mga akala natin na stroke na. So, mayroon iba kasi na hindi alam na yung pala ay hinimatay lang. So, ang hinimatay, parang hindi tabi nga yung mukha at saka hindi rin sila naninigas, basta parang ang stroke kasi ngumingiwi sila at saka yung kalahati ng katawan nila parang laylay na sila, hindi katulad ng hinimatay na parang mayroong iba na naninigas lang sila, buong katawan naninigas, yung iba naman tawag dito parang nanlambot lang as in parang unconscious lang sila. So yun, yung mga points na yun itry nyo sa kanila kung saan yung pinaka the best, pero ako ang ginamit ko yung part dito, yung mga ugat na may sensitive na ugat dito sa dibdib. Hindi na ako nakikita. So, yan. Iyon yung pipindutin. Yan. So,
Maraming salamat sa panonood at sa paki-share na lang po sa mga friends po ninyo na himatayin din. Kung may mga friends kayo na himatayin o may mga kamag-anak, i-share mo sa kamag-anak nila para at least hindi puro hospital. Pero kailangan pa rin magpa-check up kasi baka mamaya may problema sila sa health nila. Kaya hinihimahimatay na. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat, sa panonood at sa mga nag-subscribe na rin sa akin. Maraming salamat. Bye-bye. Hanggang sa muli.